Hindi alam ni alias Jocelyn kung paano tutugunan ang mga pangangailangang medikal ng 9 taong gulang niyang anak na nalapnos ang ari, hita at tiyan sa isang ospital sa Quezon City. Ito'y matapos pumutok ang surgical glove na ginamit umano ng isang nursing aide bilang hot compress sa bata. Bukod sa kailangan ng bata ng plastic surgery, nag-aalala siya sa epekto ng second degree burns sa anak. The trauma, he's a jolly person, sobrang... ng batang yun eh, malambing, clingy. Kasi ang anak ko ngayon, ayaw niya ng ibang taong may humahawak sa kanya. Natatakot siya. Lagi niyang, nandiyan na yung worry niya, Mami, baka may mangyari sa akin. Ganyan na. Ayon sa ina, sinagot ng ospital ang gasto sa pagpapagaling ng bata. Pero hindi umano humaharap sa kanya ang pamunuan nito. Hindi rin siya pumayag sa pinapapirmahan umano ng ospital na quit claim kung saan nakasaad na hindi na siya maghahabol sa ospital matapos silang ma-discharge. Ayon sa NBI, hindi dapat sapilitan ang mga quit claim. Dapat maintindihan nung pinapipirmahan mo yung mga ganyang quit claim. Bawal yun pag papipirmahin mo siya tapos hindi naman niya naiintindihan yung pinipirmahan niya. Ayon sa Philippine Alliance of Patient Organizations, ang unang dapat gawin ng mga pasyente ay idokumento ang mga reklamo sa isang ospital. Kapag hindi nakikipag-ugnayan ang ospital sa pasyente, may karapatan ng pasyente na sumulat at makipagpulong sa pamunuan nito kung ano dapat ang gawin ng ospital para sa paggaling ng pasyente. Pero aminado ang grupo na madalas ay matagal na proseso ito. Baka dapat palakasin ng mga batas, no? Protecting patient rights. Parang kailangan meron talagang formal process. In fact, merong regulatory body na pwedeng lapitan, no? Kasi nga, kailangan na ma-manage yung ganitong concerns, no? Without having to go through the legal process kasi matagal yon. Ayon naman sa Department of Health, kapag hindi nakikipag-ugnayan ng ospital, maaring dumulog ang pasyente sa Philippine Regulatory Commission o sa mga otoridad gaya ng National Bureau of Investigation o sa Regulation Licensing and Enforcement Division ng DOH. Dumulog tayo sa RLED ng DOH Regional Office. Meron po tayong mga doktor at minsan may abogado po doon na pwede niyang pakinggan kung ano nangyari sa kaso at kung may pagkakamali na pwedeng pasukin ng DOH para ituwid. May payo naman ang DOH sa mga ospital. Hindi rin naman po tayo perpekto. Meron po talagang mga nangyayari na hindi kinais-nais. So kung meron po nangyayari na pagkakamali, mag-usap po tayo na maayos, atin pong akuhin ang pagkakamaling atin at atin pong ayusin. Muling sinubukan ng news team na makuha ang panig ng ospital, pero tumanggi silang magbigay ng panayam. Nico Bawa, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.